Hi, balik po tayo. Gusto ko lang po mag-share ng yung tungkol po doon sa sakit na coronavirus. Sino po ba sa inyo yung tinamaan na ng coronavirus? Ako po, isa po ako sa survivor ng corona dahil nung February po yun, nagkaroon ako ng coronavirus. Nag-positive po ako dito sa Saudi. Ngayon, nung bago po nalaman na nag-positive ako, isang linggo muna ako na may ubo. Ngayon, akala ko, yung ordinary lang, kaya sabi ko sa amo ko, bilan ako ng gamot para sa ubo. Tapos nagtataka ako, bakit gusto ko laging matulog. Tuwing tagpag-gising ko sa umaga, maya-maya gusto ko tulog na naman ako. Ay, yung amo ko naman kasi, pagka ganong alam nila na may nararamdaman akong masama, hindi nila ako tinatawag, hinahayaan lang nila ako. Tapos hanggang hindi naman ako nilalagnat, basta ang saging sintomas lang sa akin, lagi akong inaantok, gusto ko matulog ako ng matulog, tapos may ubo ako, talagang sunod-sunod yung ubo ko. Tapos, natanggal naman yung ubo ko kasi umiinom nga ako ng gamot, natanggal naman siya. Tapos, pag tumatawag yung mga kaibigan ko, sasabihin nila, bakit yung ubo mo ganyan? Siyempre, sinasabi ko lang kasi ganito, taglamig dito, kasi taglamig pa nun malamig pa nun dito. Ngayon, nilagnat yung alaga ko. Nang nilagnat yung alaga kong panganay, sabi ng amo ko, magpatingin tayo. Tapos yun na, sabi ko sa amo ko, hindi ako magpapatingin kasi wala akong corona, ganun pa ako. Sabi ko, wala akong corona. Pero sabi ng amo ko sa akin, okay lang yun, kahit wala kang corona, basta magpatingin tayo. Di ngayon, sama-sama kaming lahat. Kung nakasakay kami, sama-sama kami. Pumunta kami doon sa swab test, nagpatingin kami. Tapos malalaman pa rin yung resulta, alas 12 ng gabi. Di hindi na namin nahintay. Kinabukasan na nalaman nung, siguro sila nalaman na nila kasi pagising ko ng umaga, diretso ako sa kusina, gagawa ako ng almusal ko kasi nagugutom ako. Binigyan ako ng amo ko ng mask. Isang tambak yun, sabi niya, gumamit ka nito. Nashock ako ngayon kasi sabi ko, bakit? Sabi niya, positive ka. Naku, yung pagkasabi ng amo kong positive, parang gumuho yung parang pakiramdam ko, gumuho yung mundo mo. Kasi sabi ko, inisip po agad doon, mamamatay na ako. Kasi di ba nga yung balita na namamatay yung mga may corona, yung nakikita ko, halos maraming namamatay. Di, habang umaakyat ako sa taas, talagang iniisip ko, sabi ko, nagtrabaho ako ng ganong katagal tapos mamamatay ako dito pa, sabi ko gano'n. Sa sarili ko lang yon, pero hindi naman ako takot kasi nga bago nangyari yon, nakilala ko na si Lord, naging born again ako, kaya malakas yung loob ko. Tapos di maghapon yon, dito ako sa taas, nag-iisip ako, sabi ko gano'n, bakit ako, kasi hindi naman ako lumalabas iningatan ko ngayon mula nung nagkaroon ng corona, hindi na ako sumasama sa employer ko pag lumalabas kahit saan gusto pumunta, hindi na ako sumasama, talaga totally sa bahay ako. Bakit nagkaroon pa ako ng corona, sabi kong ganon. Tapos yung pala, yung mga alaga ko nga, yun sila yung nakadala dito sa akin, kasi pag dumarating sila, mag-uusap-usap kami, kasano nahawa nila ako. Tapos di umabot ng 2 araw, pangatlong araw, doon na yun, pang-4, doon na yun, nangihina na ako. Tapos pag tumatawag yung kapatid ko, sasabihin ko, busy ako, sasabihin ko, okay lang ako, yun ang sabi ko sa kanila, okay ako. Tapos, ang style ko pa nga noon, para hindi mag-alala yung asawa ko, aawayin ko siya para hindi siya mangulit sa akin pag tumawag. Kasi pag inaway ko siya, maghapon yun, hindi na siya tatawag, hindi niya na ako tatawagan. Hindi, parang nagiginhawahan ako kasi ayaw ko makikita nila na nahihirapan ako huminga, na yung ubo ko sunod-sunod. Tapos yung may kaibigan ako, makulit siya. Sabi niya, ano pang iniinom mo? Sabi ko, meron nga akong iniinom. Tinatago ko na may corona ako. Hindi ko sa kanya sinasabi. Makulit siya. Sabi niya, maghanap ka ng dyan sa inyo, antibiotic. Sabi ko, wala nga akong makita ang antibiotic kasi nagsabi rin ako sa amo ko, hindi raw ako pwedeng uminom ng antibiotic. Tapos nung panglimang araw na, talagang grabe, hindi na ako makahinga. 11 ng gabi. Ngayon sabi ko sa amo ko, madam, hirap na talaga ako, hindi ko na kaya. Sabi ko ganun.
Tapos, umalis sila, bumili sila ng nebulizer. Siguro, nagtanong sa doktor, binila nila ako ng nebulizer. Di yun, nagpapausok ako ngayon. Pag tuwing mahihirapan ako, kasi sabi niya sa akin, every 8 hours daw yun, gagamitin ko. Di ganun ang ginawa ko, every 8 hours, gumagamit ako noon. Tapos, dumating yung pang-anim na araw, nagtain na ako ngayon, yung tubig na yung tae, natakot na ako. Kasi biruin mo, wala kang ganang kumain. Tapos magtatae ka pa yung tubig na yung, tubig talaga yung nilalabas mo. Tapos, nangihina na ako. Sabi kong ganun, bakit ganito? Sabi kong ganun. Tapos, pero ano, yung tuloy-tuloy yung prayer ko. Tapos yun nga, may pinsan din kaming pastor. Sabi niya sa akin, hindi yan, hindi ka maano yan. Yung bang marami nagpapalakas ng loob mo. Tapos yung pinsan ko din na, ano siya, survivor siya sa cancer, pinalakas niya yung loob ko. Sabi niya, hindi ka maano niyan. Tapos yung anak ko, sabi niya rin, tinitaste lang mama yung faith mo niyan, Lord, kung hanggang saan ka. Tapos yun nga yun, dasal ako ng dasal. Sabi ko, hindi pa pwede to na ano, hindi pa pwedeng mamatay ako dito. Sabi ko nga, nagdadasal ako. Sabi ko, Lord, hindi pwede kasi nakilala na kita. Sabi ko ganon. Tapos yun, nung ano nga, may pinabasa sa akin siya na verse na, sabi niya na, doon sa verse na, yung pinabasa niyang verse sa akin, ano, sana ba yun? Basahin ko. Tapos nung ano na, yung kasagsaga ng hihina na talaga ako, nag-open ako ng Bible ko kasi may naka-download akong Bible sa ano ko, sa cellphone ko, sabi kong gano'n. Nag-ano ako ngayon, nagtumingin ako. Pero yung mabubungad sa akin yung ano, yung Isaiah 41:10, sabi doon sa Isaiah 41:10, huwag kang matatakot sapagkat ako'y sumasayo, huwag kang malupaypay sapagkat ako'y iyong Diyos, aking palalakasin ka. Di, ano ko, naginawahan ako, pinanghawakan ko yung promise niya. Kasi pagbukas ko nung cellphone ko, yun yung nabasa ko, sabi niya gano'n. Tapos, nagdasal ako ngayon, sabi ko, Lord, palalakasin mo ako, sabi kong gano'n. Pinanghawakan ko yung sinabi niya na yun. Tapos yung unti-unti, naramdaman ko naman na ano, yung umiba yung pakiramdam ko talagang pag sinasabi ko yun, yung Isaiah 41:10 na yun. Talagang ramdam ko na pinapalakas niya ako. Tapos may nanood ako ng online, may isang pastor nagsabi na, lahat ng may sakit, tumalon kayo. Sabi niya ganun. Ang ginawa ko, kahit hinang-hina ako, tumalon ako. Sabi niya kasi, pagagalingin kayo ni Lord pag tumalon kayo. Sabi niya, anong ginawa ko yun kahit sa online, sumabay ako, tumalon ako. Sabi ko gano'n. Tapos, yun naramdaman ko na parang naginawahan ako. Pag yung ano talaga yung faith mo sa kanya, naginawahan ako. Sabi ko, Lord, ikaw na lang yung pag-asa ko kasi hindi ako pwedeng mamatay dito. Sabi ko gano'n. Tapos yun, nung ano na, nung medyo okay na ako ng pakiram. Kasi pag lumalakad ako noon, nakahawak na ako sa ano, nakahawak ako sa mga dadaanan ko. Kasi nangangatog nga yung tuhod mo, wala kang kain. Kahit anong lutuin ng amo ko, sabi ng amo ko, kahit anong gusto mo, sabihin mo sa akin, hindi ako makakain. Tapos nag-request ako sa kanya ng prutas. Sabi ko, madam, ano na lang, prutas na lang ibili mo sa akin. Tapos di binilang niya ako ng mga prutas. Tapos kinapitan ko ng kain yung saging. Yun talaga yung kinain ko ng kinain. Kasi sabi ko, umiinom ako ng gamot. Kung wala akong kakainin, baka mamatay ako. Eh siyempre may tsahin ako noon. Nakakamamatay lang yung tsahin ko noon. Naisip ko yun. Kasi yung tsahin ko noon, hindi siya kumakain. Sabi ko, hindi pwedeng hindi ako kumakain. Kaya yung saging kinapitan ko, yung kinain ko, yung kumakain ako, pinipilit ko yung saging kainin. Tapos yun, pag umaga, sabi ng doktor, pag umaga daw, ano, lalabas kami. Lumalabas ako kasi nagpapainit ako kasi kailangan daw yun na naiinitan yung likod mo sa araw para mawala yung bakterya, gano'n. Yung bang alam mo na lumalaban ka mag-isa. Tapos kasi sinabi ko sa pamilya ko na okay ako, pero hindi nila alam na nahihirapan kang huminga, na alam mong ikaw lang mag-isa lumalaban sa buhay. Yun, tapos iniisip mo, pinauwi ko yung asawa ko kasi pinagawa niya yung bahay, tapos mamamatay ako dito. Yung mga pumapasok na gano'n na, bakit ako naghirap, tapos ng ilang taon, tapos dito lang pala ako mamamatay, tapos yung bahay na inano mo, hindi mo naman pala matitiran. Ganun yung mga pumapasok sa utak ko. Pero, ano,
sa awa ng Panginoon talagang nakasurvive ako kasi sabi ng amo ko noon, ano, iko-confine ka namin. Ayaw ko kasi ang iniisip ko nung paano pag pinasukan ako ng mga ano, mga bakal, mas lalong malala. Sino mag-aasikaso sa akin sa ospital? Di, alam ko naman na pag dito nga, pagka alam mo na ano, hindi naman gano'n nilang inaasikaso sa ospital. Kaya sabi ko, hindi, magtitiis ako sa bahay kaya hindi ako nagpadala. Pero kahit ganun yung hirap na ako, meron din akong kaibigan noon na meron din siyang corona. Pero pinipilit ko nung pala kasi yung loob niya kasi sabi ko, huwag tayong manghihina, lumaban tayo kasi kaya natin to. Yung ang nakakalungkot kasi maging OFW, yung lumalamang kang alam mong mag-isa ka. Kasi kahit sa asawa ko, kahit sa mga kapatid ko, sinabi ko, okay ako, na huwag niyo akong intindihin. Pero alam mo yung paisa-isa na lang yung hiningan mo. Yung hirap na hirap ka dahil wala kang kinakain. Tapos wala kang madaingan. Tapos yung kaibigan ko lang, pero pasalamat ako sa isang kaibigan ko kasi sabi niya, bumaba ka, maghanap ka ng antibiotic doon, sabi niya. Sigurado meron yan sila kasi ayaw nga ng amo ko magbigay ng gamot kasi kung ano lang yung binigay nung doktor, eh wala naman binigay na antibiotic nung time na sa akin. Tapos sabi nung kaibigan ko, bumaba ka sa baba, maghanap ka doon ng gamot. Tapos ginawa ko naman, magang-maga ako gumising, bumaba ako. Naghanap ako ngayon ng ano, ng yung sinasabi nung friend ko na antibiotic daw. Ngayon nakakita ako, isang buo pa siya, carton amoxicillin, kinuha ko. Dinala ko dito sa taas, inumpisan ko, uminom ako ngayon. Tapos di, ininom ko siya, ano, every 8 hours, umiinom ako. Tapos sinasabayan ko ngayon ng soob. Kasi tuwing hihingi ako sa amo ko ng antibiotic, wala naman daw binigay yung doktor na antibiotic, kundi yung panadol lang, saka yung vitamins, tapos yun ngayon yung nebulizer, yun lang ginagamit ko. Tapos, di, kinuha ko yung amoxicillin na doon sa lalagyan, may nakita akong bagong-bago, ininom ko yun. Every 8 hours ngayon, iniinom ko yun. Tapos, pagka, ano, pagka medyo nag-inuubo na naman ako, pagkapotapos na yung nebulizer, naka-nebulizer na ako, magsusuob naman ako ngayon, suob naman. Tapos iniinom ko laging ano, maligamgam na tubig. Tapos lemon, tapos yung mga orange, yung kinain ko, pinagtsagaan ko yun, tapos yung saging. Kasi nga, ang iniisip ko, baka mamatay ako dito, hindi pwede mamatay ako dito. Tapos di, nung ano na, pang 10 days ko na, yun, ano, nagluto yung amo ko nung tinatawag dito na po siya rin, may mga buto ng munggo, tapos ganun, tapos nag-ano siya nung saluyo, yun, ano, nalasahan ko na ngayon. Nung nalasahan ko, sabi ko, ang sarap. Ay, buong maghapon na yun, yun ang nire-request ko sa amo ko. Sabi ko, madam, meron tayo, no? Kasi yun lang yung nalasahan ko. Kasi kahit umorder, kasi umorder siya sa labas, talagang hindi ko makain, tinatapong ko talaga kasi walang lasa, eh. Nung pang 10 days ko na, doon nagkaroon ako ng panlasa. Nagkaroon, bumalik na unti-unti yung panlasa ko. Ayan, tumaba ako ulit. Pero bumagsak yung kilo ko nung nagka-coronavirus ako. Bumagsak yung timbang ko ng, nabawasan ako ng 5 kilo. Yun, nung nagka-corona ako. Pero alam mo yung pag tumingin ka sa salamin, tapos dry na dry yung mukha mo, yung balat mo na dry. Then, dun sa sakit na yun. Kasi nag-nebulizer ako, tapos ang dami mong gamot na ininom. Yun. Yun yung karanasan ko sa corona. Tapos, pag napumapasok sa isip mo, yung mamamatay na ba ako dito, talagang sobra nakakalungkot. Pero sabi nga, pagkasama mo si Lord, hindi ka dapat malungkot. Dapat ano ka, eh, magsaya ka, kumanta ka para sa pumanta ka ng ipurihin mo lang siya ng purihin dahil ipapakita niya talaga yun yung gaano yung kapangyarihan niya. Ganun lang yung nangyari sa akin. Tapos, ano, ang kagandahan kasi sa amo ko, nung nagka-corona ko, pinaakyat niya na talaga, totally wala talagang trabaho. Kasi tatlo kami dito na nagkaroon, yung panganay, saka yung bunso, saka ako. Tapos yung pag nag-ano sila, umaakyat dito, magpapahangin, magpapainit kami sa taas, sabay-sabay kami. Tapos yung dalawang magkapatid, meron din sarili, kwarto sa baba. Kaya hiwa-hiwalay kami. Yun. Tapos, naunang gumaling yung panganay, sumunod yung bunso, ako yung pinakahuli. Kasi parang sa akin yung grabe. Kasi yung ubo ko kasi yung matagal-matanggal. Pag ano nga, pag yung sumusuka ako, may kasama na siyang dugo. Pero sa awa ng Diyos, nung nagpa-x-ray ako, malinis lahat. Wala man lang nakitang ano, wala man lang nakitang
anuman na ano, wala man lang nakita na kahit anuman lang nasakit. Kasi sobrang nga yung ubo ko, grabe. Pag dumudura na ako, nun may kasamang dugo eh. Akala ko, sabi ko, ano na kaya to? Pero nung nakatapos, no, nakaraos ako sa corona, wala lahat yun nung nagpatingin. Ang inihintay ko na lang ngayon yung vaccine. Kasi ano, after 6 months pa daw kami bago magka-vaccine. Bago ako turukan ng injection na vaccine, sabi ng doktor. Kaya yun. Kaya sa may mga corona, huwag kayong ano, huwag kayong panghinaan ng loob. Dasal lang, tapos kumain. Pilitin yung kumain. Yan, ang ano ko dyan, pilitin yung kumain, tapos suob. Kasi yun ang ginawa ko, nagsusuob ako. Talagang ginawa ko yun na sa isang araw, halos 3-4 na beses ako nagsusuob. Tapos yung maligam-maligam na tubig, iniinom ko yun. Tapos yun nga yung antibiotic na kung hindi ako kinilot ng kaibigan ko. Sabi niya, bumaba ka doon, kumuha ka ng antibiotic ng amo mo. Kasi wala talaga akong antibiotic eh. Wala akong antibiotic. Kaya yun yung experience ko sa corona na akala ko talaga hindi na ako makasurvive. Pero ito, tumaba uli, lumakas. Kaya sa may mga nararanasan dyan na corona, huwag kayong panghinaan. Kasi pag pinanghinaan kayo, lalo lang tayong ano, lalo kayong mawawalan na diskarte. Kundi labanan natin yung corona na yan. Kasi ano na yan eh, normal na ngayon yan. Kasi nung napagdaanan ko na, pero nung nag-uumpisa pa lang sa akin, talaga nandun din yung takot eh. Nandun din yung takot sa akin. Pero ito, salamat sa Panginoon kasi nakasurvive. Yan lang po yung share ko sa inyo. Survivor po ako ng coronavirus. Bye-bye! Salamat! Paki-subscribe!